Ayun. So siguro kaya nandito ka, eh, interesado ka para malaman mo kung ano yung mga bagay na kukuha ng interes o magpapabaliw sa mga lalaki. So huwag kang mag-alala. Lahat yan, eh, babanggitin natin ngayon para magkaroon ka ng idea kung paano mo babaliwin at mababaliw sa'yo ang mga lalaki. So panoorin mo ang video na ito dahil sigurado, marami kang mapupulot sa mga sasabihin ko. So watch out, Say My Name TV. Welcome. Just say my name, yeah, say my name. Everybody say my name, bitch, say my name, bitch, say my name, yeah, everybody say my name. Well, bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ako nga pala si Say My Name TV. Manood ka at maganda ang ating magiging topic ngayon. So, kung paano mo babaliwin ang mga lalaki? Siguro, kaya nandito ka, interesado ka kung paano malaman or paano malaman malaki. Gago ka ba? Ano nga ba? Interesado ka at gusto mong malaman kung ano ang mga kahinaan at paano mo makukuha ang atensyon o kung paano mababaliw sa'yo ang mga lalaki. Well, sa lahat ng mga sasabihin ko dito, eh, maaaring applicable. At yung iba naman ay hindi mag-agree dito. Pero itong limang bagay na sasabihin ko sa inyo, eh, ito yung mga sigurado at mga common na isa sa mga rito ay mag-agree ang lahat ng mga kalalakihan na kailangan at isa sa mga ingredients o recipe kung paano sila mababaliw sa isang babae. Ewan ko kung alam nyo, ha, pero wala siguro kayong mga idea na kayong mga kababaihan, isa talaga sa pinakakinahinaan ng mga lalaki. Or maaaring alam nyo na, pero sadyang makapangyarihan yung mga babae. Well, mula nung umpisa at saka nung unang panahon pa lamang, kayong mga kababaihan, talagang masasabi na natin na isa sa mga pinaka-witness, kumbaga kay Superman, kayo yung kryptonite ng mga kalalakihan. Hindi nyo lang siguro alam kung paano nyo gagawin. Hindi nyo lang siguro alam ang inyong mga gagawin o maaaring alam nyo naman yung gagawin ninyo pero nahihiya lamang kayo. Sarap! At hindi nyo alam kung paano nyo ito umpisahan. Unang-una sa lahat, nung unang panahon pa lamang, nung kay Eva at Adan pa lang, alam nyo naman na kahit bawal, eh, dahil sa kahinaan ng mga lalaki, ang mga naggaganda ang mga babae ng mga katulad ninyo. We'll drive away the darkness! At mga sesiksihan ng mga babae na katulad ninyo, eh, nagawa pa rin naming makagawa ng kasalanan. Ganyan kalakas ang inyong impluensya. Ngayon, dumako na tayo sa ating magiging video. Ano ang limang bagay na pwedeng gawin ng mga kababaihan para mabaliw sa kanila o makuha ang purong atensyon ng mga kalalakihan? So, dumako na tayo dun sa unang-una. Ano nga ba ito? Ang number one natin is, of course, magpaganda. Well, maaaring sabihin ninyo na hindi naman ako maganda, eh. Pangit lang ako. Hindi naman ako attractive. Ang ibig sabihin ko dun sa magpaganda, well, mag-isip kayong mga kababaihan. Hindi naman porket na pangit kayo or ano, hindi yan yung basihan. Ang ibig sabihin dun sa magpaganda is mag-ayos naman kayo. Tandaan ninyo kung gusto nyong makuha ang atensyon ng isang lalaki at gusto nyong mabaliw sa inyo ang mga kalalakihan, hindi naman kailangan na maging magmukha kayong mga artista. Ang pinaka-importante dyan is yung ayusin nyo yung inyong mga sarili, mag-ayos kayo, paghandaan nyo tuwing magkikita kayo. Tandaan ninyo na hindi nga ganun ka-importante ang physical na panlabas na anyo ng isang tao para mag-justify na para dun magpatibay or talagang mag-focus sa inyo ang atensyon ng isang kalalakihan. Pero ito ay tinatawag na spices of love o yung relationship. Yes! Tandaan mo, pag nagpapaganda ka o nag-aayos ka, hindi mo naman talaga kailangan maging mala Angelina Jolie ka, Lisa Soberano. Ang importante, mag-ayos ka. Kumbaga sa ano, yung time na nakikita ka niya, anong umpisa pa lamang, eh nakikita niya nag-i-improve ka. Wherein yung parang nakikita niya laging may bago. Tandaan mo, aminin na natin na sa hindi, pero halos lahat ng kalalakihan, eh, 90% dyan, halos sa itsura din tumitingin. Madaling ma-attract ang mga lalaki sa mga magagandang babae. What the fuck? Hindi naman sa
totally magandang babae, pero yung doon sa mga babae na confident at marunong magayos. So, tandaan niyan guys, ha? At lalo na mga girls, ang isa sa mga pinaka-importante, magpaganda kayo. Huwag niyo sasabihin, walang dahilan dyan. Improve yourself, and then you are going to be noticed, and you are going to be valued sa ating mga kagayang mga lalaki. So, magpaganda ka, magayos ka, tandaan mo yan. Number 2 naman is pagpa-sexy. Sasabihin niyo siguro na bakit ganyan siguro yung mga advices ni Say My Name? Masyado yatang imposible. Magaling kang kupal ka. Well, bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa sa ating mga susunod pang mga tandaan mo, kung gusto mo na mag-effort ka. Kailangan mo yan, mag-effort. Ang atensyon ng isang tao, hindi lang sa lalaki, panaging sa babae din. Pag nakikita ninyo ang panlabas o physical appearance ng isang tao, malaking factor yan para mag-stay at talagang mag-focus sa inyo. Maaaring sasabihin ninyo na hindi naman importante ang katawan at ang itsura, pero tulad nga na sinabi ko, sa ating number one, kailangan mong mag-invest, kailangan mong magsumikap, at kailangan mong paghirapan. Ang isa sa magandang paraan para mabaliw ang mga lalaki sa'yo is yung maganda ka at yung sexy ka. Ngayon, maaaring sabihin mo na hindi naman importante yan, pero kung gusto mo nga di ba, willing mong malaman at gusto mong malaman kung halimbawa gusto ka ng isang lalaki, mabaliw sa'yo yung isang lalaki, well, mag-invest ka. Talagang sumikapan mo. Kung medyo mataba ka, kahit paano mag-exercise ka, mag-workout ka, tandaan mo yung sex appeal is daig pa yan. Halimbawa, malakas sa sex appeal mo kahit hipon ka. Wow! O yung halimbawang mukhang hindi ka kagandahan, pero halimbawa sexy ka, tapos makikita ka ng isang lalaki, malaki yung puwit mo, tapos malaki yung tiyoga mo, tapos ang ganda ng postura mo. Well, tandaan mo, kung halimbawang nasa isang relationship kayo, mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, tandaan mo, baka pag malaki ka pa nung lalaki, proud na proud siya sa'yo. Pero kung halimbawang nasa current situation ka na medyo pabaya ka sa sarili mo, wala kang pakialam, mataba ka o sobrang payat mo, at wala kang pakialam di sa mga sasabihin ng mga ibang tao, well, pasensya ka na, pero hindi natin magagaranti na kababaliwan ka ng isang lalaki. Pero depende yan sa mga lalaki. Pero aminin ko sa inyo na karamihan sa mga lalaki talaga tinitignan muna is yung physical appearance. Tandaan natin, masyado namang hipokrito yung mga lalaki. Tsaka sasabihin nyo, ugali lang yung tinitignan ko. Na ganon? Well, hindi. Sinungaling ka kung halimbawang ganun. Kaya binibigay ko na sa inyo yung mga importante. So sa number 2 tayo, magpa-sexy ka or kahit papano, maging fit ka or anuhin mo, maging presentable ang itsura ng iyong pangangatawan. Kunin mo yan sa iyong pananamit. Yung sa pagpapaganda tsaka yung sa pagpapa-sexy mo, isama na rin natin dyan yung tamang pananamit mo. Wherein yung pag nakita ka niya yung meron ka shocking value na, ooh, shit, ang ganda niya. Diba? Yung parang ganun na, kami pa namang mga lalaki. Pag halimbawang tumingin, maaaring straight lang yung tingin, pero sa totoo lang, na-scan na kayo niya mula taas hanggang baba. Tapos minsan, nagiging see-through na. May mga x-ray vision ng mga mata ng mga lalaki. Kaya wala kayong kawala, girls. Ingat kayo. Ngayon naman, dumako tayo dun sa number 3. Dun sa number 3 naman, siguro masyadong obvious na to. Ang mga lalaki is talagang parang gusto nila, parang mga hari sila. Alam ko na, masyadong evaluative naman pag halimbawang sinabing masyadong parang hari sila. Pero alam nyo ba, girls, na kung gusto nyo mapaliw ang isang lalaki sa inyo, pagsilbihan nyo. Kaya yung number 3 natin is yung pagsilbihan. Mga lalaki, karamihan dyan is sila ang nagtatrabaho, sila ang nagsusumikap para buhayin yung mga pamilya nila, or kung ano naman is isa kami sa mga pinaka napapagod talaga. Hindi ko sinasabi in general, pero ang mga lalaki is isa kami halos ang may gumagawa ng mga mabibigat na mga gawain. Alam nyo yan, diba, sa totoo lang. So hinahanap namin sa mga babae at talagang nababaliw kami, lalo na pag yung isang babae pinagsisilbihan kami. Alam nyo na hindi importante, tapos na tayo doon sa mga physical appearance. Pero tandaan nyo, pag pinagsisilbihan
sisilbihan nyo yung mga lalaki? Hindi nyo alam, pero yung appreciation ng mga lalaki sa mga babae na marunong magsilbi. Yung tipong pagpagod kami, hindi na namin kailangan sabihin, o, mamasahin mo anong masakit sa'yo, o, kumain ka na ba, ganyan, o, eto pagluluto kita. Yun yung mga bagay, hindi naman sa pagiging inutil yung ipapakita mo, pero pag pinagsisilbihan mo yung mga lalaki, my God, I guarantee you, napakalaki ng chance para mabaliw sa'yo ang isang lalaki. Yan yung mga bagay na pwede mong gawin kung medyo nakukulangan ka sa kagandahan at kaseksihan. Pagsilbihan mo yung mga lalaki at mababaliw yan sa'yo. At ngayon naman tayo, dun naman tayo sa number 4. Yan. Yung number 4 naman is, medyo hindi lahat ng mga lalaki, pero masasabi ko na malaking factor din to para kabaliwan kayo ng mga lalaki, mga girls. Alam ko na may mga lalaki na sobrang taas ng mga pride, pero namang mga lalaki na tama lang, okay lang, pero lahat ng lalaki eh gustos nila na appreciate sila. Kaya ang number 4 natin is walang iba kundi purihin nyo. Gustong-gusto ng mga lalaki at nababaliw sila sa mga babae na pinupure kung ano sila. Hindi naman lahat ng lalaki good-looking, maganda yung pangangatawan, di ba? Merong mga lalaki na mga simple lang, meron yung hindi naman kapugian, or yung kumbaga sa normal lang, nandun tayo sa average type. Pero kung halimbawang mahal mo at gusto mong mabaliw sa'yo yung isang lalaki, kung halimbawang nasa middle standard na tinatawag, or high standard, even sa low standard na tinatawag, although hindi naman importante yung mga standard na yan, bilang babae, pag pinupuri mo yung isang lalaki, napakalaking bagay niyan, mababaliw yan sa'yo mga girls. Bakit? Alam mo, mataas ang ego, okay? Ang mga lalaki. Nakakataas kasi ng moral sa amin. Kahit minsan, alam namin, binobola nyo lang kami. Alam ko na karamihan sa mga babae dyan, lalo na mga magaganda, mga sexy dyan, konting bola nyo lang, alam nyo ba, mababaliw sa inyo yung mga lalaki. Bakit ka mo? Sabihin mo lang ng, uy, ang gwapo mo ngayon ha, kahit mukha siyang chongo. Sabihan mo lang, mukhang gwapo. Tapos sabihin mo, aba, pumapayat ka ngayon, kahit sobrang taba niya. Tapos sabihin mo, parang pumayat ka ngayon ha. Dalawang beses na yan! We'll drive away the darkness. Tapos pag sobrang payat niya naman, parang lumalaki yung katawan mo ha. Paano masabi? We'll drive away the darkness. Di ba? Kahit mga ganung mga aspeto lang, at purihin mo. Tingnan mo yung mga simpleng bagay at purihin mo yung mga lalaki. Mas maganda, alam nyo, bibigyan ko kayo ng magandang tip. Pag halimbawang pinupuri nyo ng magaganda at mga positive, yung mga physical aspects ng lalaki, nako, mababaliw sa inyo yan. Baka hindi na kayo iwan at hahabul-habulin kayo ng mga kalalakihan. So, tandaan nyo, magaganda yung mga tips na mga binigay ko sa inyo at subukan ninyo sa inyong mga partners o kung nasa isang relasyon kayo. I promise you guys, girls, tingnan nyo mabuti. Mababaliw sa inyo yung mga lalaki. Paano masabi? So, huwag nyo kakalimutan ha, gusto ng mga lalaki, yung pinupuri sila. At ngayon naman, dumako na naman tayo dun sa number 5. Yan. Yung dun sa number 5 naman, ito yung pinaka-importante na kung paano mo makukuha at mababaliw yung mga lalaki. Ito, lahat ng mga lalaki, kailangan ito. Na, pag hindi kailangan ng isang lalaki ito, bakla yun, okay? Bakla. Kung hindi man bakla, silahis yun, okay? Dito, kung gusto mong mabaliw ang isang lalaki, ito yung pinaka effective na paraan kung paano mo makukuha yung kabaliwan ng mga lalaki. Ito ay yung kalandian, okay? Landiin mo sila, landiin mo, tapos landiin mo ulit, tapos landiin mo. Gago ka ba? Inulit-ulit ko ha. Ang mga lalaki, mahina yan. Marurupok kami. Hindi naman sinasabihin na marupok na madali kami matukso, mga dishonest kami mga tao. Hindi yon. Pero marupok kami. Tandaan ninyo, kung halimbawa nasa isang relasyon naman kayo at mag-partner kayo, gusto mo talaga mabaliw sa'yo yung isang lalaki, landiin mo. Landiin mo yung partner mo. Yung tipong nandyan na yung bibigyan ko kayo ha. Dito sa landiin, merong mga categories yan. Nandyan yung
body language mo, yung tipong pinapakitaan mo siya ng motibo, yan, yung tipong parang nagyayaya ka, or what we call teasing ba, yung teasing yung parang pangaakit, yun, landiin mo yung lalaki o yung partner mo, kung halimbawa na isang relasyon kayo, importante yan. Bakit importante yung landiin mo? Kasi ang lakas maka-attract niyan, lalo na pag nasa relationship kayo. Yes! Thank you so much for turning it off for me! Parang laging bago yung pakiramdam pag halimbawa nilalandiin yung isang lalaki. Pangalawa dyan sa aspeto na pwede mo gamitin sa paglalandi is yung dirty talk. Alam niyo ba kung ano yung dirty talk? Hindi yun yung maruming salita, ha? Pag sinabi natin dirty talk, eh yun yung mga kwentong kalibugan. Di ba yan? Dirty talk is napaka-importante yan para sa mga lalaki. Bakit? Kasi tumataas ang self-confidence ng mga lalaki pag ang babae ay nag-i-initiate ng tinatawag nating dirty talk. Paano masabi? Dirty talk ang babae sa isang lalaki. My God, nababaliw yung mga lalaki dyan. Yun yung tipong kahit nasa malayo siya, sasabihin mo ganyan, oh baby, sabihin mo ganyan, magme-message ka sa kanya, oh baby, nakakaramdam ako ng init ngayon, parang gusto ko magpainit lalo, parang kailangan ko ng kasama. Maniwala ka kahit nasa Maynila yan, tapos nasa Pampanga ka, in 1 hour kahit traffic, kulang na lang tatakbuhin yan. Maniwala kayo. At hindi man ninyo napapansin, pero ang dating sa mga lalaki, pag ang mga babae ay nagde-dirty talk sa kanila, nako, yung isip ng mga lalaki, eh, parang natutuliru kami. Paano masabi? Yung parang pakiramdam na nababaliw kami. Kasi parang ang tingin namin sa sarili namin, eh, ang gwapo-gwapo namin. My God! She's not wearing a bra! Parang ang lakas-lakas ng dating namin. Kaya pag halimbawa nasa relationship kayo, importante yan. Landiin nyo yung mga partner ninyo. In a way na yung mga kahit papano, discreet naman at naaayon dun sa sitwasyon o dun sa lugar. Pero kung halimbawa nagme-message kayo, do the dirty talk, di ba? Nasa relationship na kayo, painitin nyo na. Hindi lang painitin. Palagablabin nyo na. O kung baga sa anong mas maganda yung nag-aapoy ang inyong relationship. Ang sakit! Ang sakit mo, baby! Initiate retreat! Kaya girls, huwag kayong mahihiya na mag-initiate kayo kung gusto niyo makuha at mabaliw yung mga lalaki sa inyo. Yan yung mga bagay. Hindi niyo kailangan gawin lahat ng mga yan. Pero kung kaya niyo gawin lahat ng mga yan, I'm telling you 100% at mababaliw sa inyo ang mga kalalakihan. So sana nakatulong ang mga sinabi ko sa inyo. Maaaring yung iba, eh, parang kalokohan lang yung tingin niyo dun sa mga sinabi ko. Pero kung isa ka man lalaki at nanonood ka ngayon, comment down ka sa baba kung nag-a-agree ka na yung mga sinabi ko dito, eh yung mga bagay para ma-trigger yung isipan at mabaliw ka sa isang babae o sa iyong partner. At doon sa mga babae naman dyan na hindi nag-a-agree or nag-disagree or nag-a-agree doon sa mga sinabi ko, mag-comment down kayo sa baba para naman magkaroon tayo ng mga usapan. So maraming salamat nga pala. Ako nga pala si Saymaynay TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, don't forget to subscribe, like, share ang mga aking mga video para sa mga susunod pa at mga magagandang topics natin. Pwede ka rin magbigay ng mga ideas kung anong susunod na video na gusto mong makita. So yung mga shoutouts natin, iipunin natin yan. At isang araw gagawa ko na sa mga video na kung sino yung laging nanonood at nagko-comment sa aking mga video ay bibigyan natin ng mga shoutout. Ano pang hinihintay nyo guys? Subscribe na. Okay? So maraming salamat. Hashtag SMN Nation. Salud! Ay naku. Paano na naman akong tanga doon sa video? Ay putik. Nagre-record pa. Kunyeta. So, bye-bye. Kalimutan ko. Bata pa sa wahay at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadaling ko hanggang mamatay.